Welcome back again to my channel. This is MC This World, of course. So today's video, guys, ang ipapakita ko po ay paano gumawa ng money cake. Ayan. So from the start, paano mag-assemble ng money roll? Paano natin babalutin 'yan isa-isa? Paano natin ibubutas yung gitna ng ating cake? Paano ilalagay and everything? Ayan. So keep on watching, guys, para mapanood niyo po paano natin gagawin 'yon. And yes. So don't forget to share, like, and subscribe to my channel MC This World para kayo po ma-update sa ating mga bagong videos. Ayan. So this cake na ginawa namin, ginawa ko na money cake is for my mom's birthday. Sa March 15 po siya. So advance ko po siyang prepare. Ayan. So hope magustuhan niyo po ito at magustuhan ng mom ko. Ayan. So yung money cake ambag-ambag syempre ng aking mga kapatid. Ayan. Salamat sa inyo aking mga kapatid all the way from Dubai, from Cebu at saka yung pamangkin ko. Of course. So thank you so much sa inyo, nakapagbuo tayo ng sabihin ko ba? Ayan. Aking share ay labor of love. Ayan. Labor of love lang po yung akin. Oo. Labor of love kasi ako po yung gumawa ng cake. Ayan. So maraming salamat po. Sana manood po kayo until the end para at least makita niyo po talaga at matutunan niyo. Pwede niyo gawin 'to sa family niyo, sa mother niyo, sa kung sino man magbe-birthday sa inyong family. Ayan, gawin niyo po ito. Magagabay niyo po kung paano gawin. Although kailangan lang maging careful lang tayo kasi magbubutas na sa gitna. Ayan. So sana may matutunan kayo sa video na ito. Ayan. So let's proceed sa ating video. Okay, guys. So, magsisimula po tayo. Ipapakita po natin kung paano gumawa or mag-prepare ng money roll na ilalagay po natin sa ating cake na kung kaya ay tinatawag nating money cake. Ayan. So, materials po na gagamitin natin sa ating money cake, of course, pinaka-importante sa lahat, ang money. Diba? Hindi siya matatawag na money cake kung walang money. Kung gusto niyo malagay papel lang, paper money. Oh, paper cake. Ayan. So, money cake. So, since money cake siya, of course, money. And ice wrapper, plastic. So, kung wala kayo nito, ang size po nito ay 3x16. At ito lang ang meron kayo na 4x12. Pwede rin po ito. Okay? At kailangan din natin ng straw. Ito ay pang sago. Nabibili naman ito. Mura lang naman ang isang pack. Nasa 45 pesos yata. Okay? So, ito ang hinati ko. So, ipakita ko sa inyo yung na kailangan natin hatiin yan mamaya. Okay? And ito yung skewer. Ayan. So, kung saan ito ang itutusok natin doon sa cake para may support, makakapag-support yung roll money doon sa loob ng cake. Kasi ipapasok natin itong straw sa loob ng skewer. Okay? Kunyari, nakatusok na ito doon sa cake natin. Ayan, tinusok natin sa cake. Ayan, so nasa loob ito ng cake. So ito, nasa, nakatusok sa dalawang, dito sa side ng cake at dito. So mag, ayan, so mag-roll lang siya, diba? Ayan. Pero makikita nyo naman, pag-assemble natin sa loob ng cake, paano gagawin yan, okay? So, ito naman ay pangtusok. You can use needle or any na sharp na ganito. Itutusok natin yung ating ice wrapper. Bakit po natin ginaganyan? Kasi ang purpose po niyan, pag once i-roll natin yung ito, yung pera, walang hangin. Para lalabas yung hangin at hindi magiging makapal yung roll money natin. Kasi diba wala na siyang hangin. Once may hindi pernik natin, i-roll natin, parang mag-blow-blow siya. Kaya ganyan. So make sure, bago natin lalagyan ng pera, ito yung pinaka-end, yung close. Ayan. Make sure na isa-isa, bago natin lagyan ng money, naka-prick po yan. Okay? So there you go. So of course, kailangan natin ng scotch tape pang connect ng ating pera. Of course, gunting, kasi mahaba to. Kailangan natin hatiin. At kailangan natin bawasan yung ating straw. Ayan. So meron ako dito, kinat na natin. So ayan. So, since alam niyo po, depende po kung ano yung size na gagamitin nyo. Since ang aking gagamitin na cake ay 8 diameter, make sure yung skewer nyo ay same size ng cake or 6 and a half.
Yan, hindi lalampas ng 8. Para at least, kunyari, ito yung size ng cake nyo, 8 diameter. So, yung, ano nyo, yung skewer nyo, hindi lalampas sa cake. Pasok lang po siya. Okay? So, ayan. So, kaya kailangan natin ng ruler. Kasi may measure. Kung mahaba yung skewer nyo, hatian nyo na lang. Hatiin nyo na lang po. Na mag, sakto sa size ng cake nyo. Okay? Okay. So, ipakita ko sa inyo paglagay ng money. So, ito yung dapat nakaharap. So, ito yung dulo. Papasok natin to. Ayan. Okay. So, bigyan natin dito ng allowance kasi dito natin, syempre, didikit natin isa-isa. Iko-connect natin. So, make sure may allowance siya at dito rin. Okay? So, kaya need natin i-cut kasi sobrang haba nga siya, no? Ayan. So, i-cut natin siya. Just enough lang. Pagkaroon lang ng space para sa pagdikit ng ating ididikit dito ng money. Okay? So, ito naman, kung ito lang yung available sa inyo, itong 4x12 na mahaba to, kinat ko na to, 4x12 na ice wrapper, ang gagawin lang, okay, pasok natin yung money. Ayan. Okay? So, ang gagawin lang, ipo-fold lang natin siya, guys. Ganyan. Okay? Tapos, may tape na to, idikit lang natin. Ayan. Para mag-same siya dito. Okay? Kung yan ang available na plastic. Pero kailangan talaga ipo-fold niya. Ipo-fold siya. So, ayan. So, bigyan ng space din dito para makonect natin dito. Okay. So, each of this, ano, isi-sealed natin. Okay? Isi-sealed siya isa-isa. Para hindi naman siya lumabas yung money. Lagyan natin ng tape yan. Para pag i-connect natin siya dito sa closed na part, hindi siya maano. Yan. So, idikit lang natin. Ganyan. Yan. Okay? So, nakadikit siya. At dito rin, lagyan natin ng tape sa kabila. Both sides, lagyan ng tape. Yan. Okay? So, ganyan na siya, guys. Yung first natin na kinonek. Okay? Pwede nyo yung paiklian dito kasi mahaba yung space. Pero kasi dito, ayan, meron pala, ayan, yan pala siya. Okay? Ganyan. So, meron na akong nakaprepare dito na, ayan, kinonek ko na siya. Ayan. So, i-continue ko na lang siya ito. I-seal ko muna to. Ayan, nakasilod na siya. Ayan, i-connect ko ito. Hold on, i-seal ko rin to. Paggawa ng money cake, matrabaho din, guys. Kasi, kung kayo ang gagawa ng money cake, syempre, dapat, anuhin nyo yung cake. Isi-seal nyo isa-isa yan. So, ayan. So, i-connect natin. Dito. Hold on. Dito pala. Okay? Kasi nakaharap sa yung money. Dapat nakaharap siya. Okay? At saka dito na sa kabila. Take natin. Okay? So, ito na siya, guys. Kunyari, ito na lahat yung pera nyo. Ayan. Pero actually, meron pa akong idadagdag niyan. Ito pa siya, madami pa siya. Pero, ito lang ipapakita ko muna. Kasi yung pagpakita ko nito ay ang purpose ng pagpakita ko kung paano i-assemble. Okay? Paano natin gagawin. So, itong straw, kunyari kinat ko siya ganyan. Okay? Kasi, para mayroon siyang allowance doon sa loob ng skewer natin. Okay? Kasi papasok natin ito sa cake. Make sure na yung paghiwa ng cake natin sa loob ay mag-ano sa size ng ating itong roll, itong distance na to, ito lang. So, yan. Pinakita ko lang na ganito yung itsura. Okay? So, sa ngayon, hindi muna ako magka-cut kasi titingnan ko pa doon sa cake natin. Okay? Ang gagawin, ipapakita ko lang muna sa inyo paano natin siya ilalagay sa straw. Okay. So, di ba ito, haharap ito sa celebrant. Pag mag-pull siya, harap niya yung mukha ng nasa pera. Ayan. So, from here, iti-tape natin siya. Make sure. So, ididikit natin yan. Ang bonggang-bongga. Yan. Pabihan natin para lapat na lapat. Yan. Dublihan ko ng paglagay ng tape para perfect talaga siya. Hindi matanggal agad yan. So, test natin yan. Hindi na siya basta-basta maano. Okay. So, ang gagawin lang, of course, i-roll natin to. So, kaya nga kailangan naka-prick po yung plastic para pag-roll natin ganyan, lalabas yung hangin. So, hindi siya mag-blow-blow yung plastic sa loob. Okay? Ayan. Okay? Ayan. So, roll lang natin to hanggang matapos.
So after this guys, ipapakita ko paano natin i-assemble itong mani natin na ni-roll doon sa loob mismo ng cake. Okay? So hanggang yun lang. Yun lang. Lumalabas talaga yung hagen once pinipress ko siya kasi nakaprick po yung plastic. Okay? Push natin siya doon. So yan. Kunyari ito na yung pinaka-last part ng ating pera. Make sure mayroon siyang allowance dito na mahaba. O, hindi pa naman ito tapos. May dapat mas mahaba pa dito. Kasi dito natin siya, itatali natin o ititape natin doon sa cake topper. Doon sa stick mismo ng cake topper. Para kasi pag pull ng cake topper, kasama yung ito. Tapos magro-roll siya. Okay, so kunyari, ikat ko na lang ito guys para maipakita ko sa inyo. Pero hindi ko muna siya ikakat ng buo kung ano yung size ng pagbutas ng cake, no? Para lang makita nyo. Kunyari lang muna, ayan lang muna. Ayan. Tapos ilalagay ko itong skewer na to. Ayan. Ayan, ayan siya guys. So ito kunyari nasa loob na ito ng loob ng cake. Ayan. Kunyari nasa loob na ito ng cake. And then magpupul yung celebrant. O tingnan nyo ang mangyayari yan guys. Tingnan nyo ha. Ganyan. O diba? Ganyan lang siya. Mag-ano lang yan hanggang sa taas. Okay? Ganyan. So kung wala ito, walang skewer, hindi yan mag-roll. Ayan, hindi yan mag-roll pataas. Okay, so ganyan lang siya guys. So tatapusin ko po yung ibang money na ilalagay namin. Ayan, dito sa ating roll money cake. Para sa aking mother. So ayan, next, ang gagawin po natin ay Pufrost na tayo ng ating cake para sa ating money cake, no? So, nagawa na natin yung pag-prepare ng ating money roll na inassemble muna natin yung isa-isa. So, this time, magpufrost na tayo ng cake. So, ito po ay red velvet cake. Since ito ay paborito ng mami ko, so ito yung gagawin ko. Itong flavor ang gagamitin ko. So, I am using 2 8x2 na size na cake. This is 8x2 kasi ipapatong-patong ko yan. Gagawin ko siyang 4-layered cake. Kasi pag sa money cake, guys, kailangan mataas. Gagawin ko siyang 6 inch yung taas. 6 inches. 8 diameter by 6 ang size nito. 8 by 6. Okay? Kasi bubutasan natin yan sa gitna. Depende naman sa kapal ng inyong yung money roll na ginawa nyo. Depende kung maglalagay kayo ng 1,000,000 o diba ang kapal-kapal nun. So, depende sa money na ilalagay nyo. Kung manipis, of course, mas maliit yung butas. Kung makapal yung money roll, mas malaki yung butas at pailalim talaga yung butas, okay? So, most likely ganito, aabot siya, 8x6. Okay. So, ito yung gagamitin ko pala, whipped frosting. Walang kamatayong frosting na whipped natin. Of course, tinimplahan ko na ito ng cream cheese frosting. Ang linagay ko lang muna is ang double wala. Hindi wala talagang mahanap na lemon McCormick. So, ang ginamit ko lang muna is almond na McCormick. Just cover, itong isang buong cover nito. Ito, yung cover yung pinang-measure ko. Isa lang naman. So, just to have a flavor of something lang. So, kung sasabihin kailangan ba yan, nalagyan, optional lang po guys ha. Depende yan sa gusto nyo. Sa akin, okay siya. Almond at saka lemon McCormick. Sa akin po yan. Hindi ko sinasabing kung hindi nyo bet, huwag nyo gagawin. Ako bet sa akin kasi ito eh. So, it's up to you kung gagayahin nyo. Walang problema. Ayan. So, pwede naman, plain lang siya. Frosting lang, whip it. Walang cream cheese frosting. Walang lemon McCormick. Walang almond. Wala. Okay lang po. Ano na po yun? Decision nyo na po yun. Okay? So, bali, ang sinishare ko lang po dito na pwede po siya. Pwede pong lagyan. Okay? Para at least naman, sasabihin ng customer nyo, ang sarap nito. O-order ulit ako sa'yo. O, diba, bongga? O, yun. So, mayroon akong nabasa dyan. Ginaya niya yung recipe ko ng mango, whipped mango frosting. At, yun. Nagustuhan ng customer. Di nag-repeat order. Ganun. O, diba? So, nagsishare po tayo ng something na makaka-help sa inyong business sa bahay or kung saan man ang inyong negosyo. O, diba? Share is good. Okay? So, let's proceed. So, gagamit po ako ng 12 diameter na cake board. Wala akong available na makapal. Manipis yung meron ako dito. Okay lang kasi personal lang naman to. Hindi naman to for customer kasi hindi naman talaga ako gumagawa ng money cake na for customer. So, for personal use lang to. So, okay lang. Now, maglalagay ako dito ng frosting dito sa gilid ng whipped at saka yung frosting na cream cheese frosting as filling. Okay? So, first layer.
So, same process sa second, third, hanggang umabot na yung pang-apat. Okay? Ito na yung ating na-assemble na ating cakes, di ba? Nasa 5 siya, pero aabot mo ng almost 6 kasi lalagyan pa natin ng frosting yan. Gagawin ko, ika-crumb coat ko muna siya, guys. Ika-crumb coat muna siya. Of course, gagamitin po yung icing smoother natin na mahaba. Meron ako maliit ito, meron naman ma. Pang 8x2 itong ginagamit ko. Pang 8x6 yung matataas na ito na. Nabibili ito sa mga baking supplies at kahit sa online meron na. Yung skin frosting, yung halos makikita yung cake, yun ang skin frosting. So parang nagta-transparent to ano. So, ito yung tinatawag natin, guys, na skin frosting or crumb coating. So, of course, i-chill muna natin to. So, bukas ko na siya, i-assemble yung ating money roll na ginawa para at least nakaset talaga yung cake para hiwain natin sa gitna, hindi siya mamumove. Kasi maghihiwa tayo dito ng butas sa gitna para stable yung ating cake, hindi siya gagalaw, okay? Kaya gusto ko siyang i-overnight, i-chill ng overnight. Pwede naman siya after 5 hours, 6 hours, pwede nyo na siya i-work, pero kaya nga sa atin, nasa atin yun kung anong gusto niyo. Okay? So, sa akin, gusto ko siya i-overnight para talagang hindi gagalaw yung take ko. Okay? So, chill natin to. So, next, ang ating pag-assemble ng ating money roll dito sa ating cake. Okay? So, ang size po nito, umabot siya ng cake natin po ay umabot siya ng 5. So, hindi tayo nakaabot ng 6. So, that's okay. So, 8x5. Basta hindi lang siya bababa ng 5. Okay? So, ito na po yung nagawa kong money roll. Ayan. Medyo makapal siya. O, tingnan nyo naman. So, diba? Ito yon. So, hindi ko na pinakita, diba? Yung pagtapos nito. So, yan ang umpisa. Sulat. Ayan. Happy 78 hanggang susunod na yung money tag. So, i-measure ko siya. So, ayan. So, ganyan. So, makapal talaga siya. Tanggalin ko lang yung gloves kasi nag-i-slide. Anyway, malinis naman yung kamay ko. Baka mahuhugan pa ako eh. So, ayan. So, ito. I-measure natin yan. So, kailangan natin maghiwa dito sa gitna. So, kailangan center para equal yung ano natin. Template ko muna. Ayan. Probably ganyan. Kailangan may space sa loob kasi para hindi sumikip yung ating pera doon. Para all the way po siyang magro-roll. Diba? So, ito. Probably yan. So, hahatian pa natin ito. Babawasan pa natin yung tawag nito. Yung ito. Bawasan pa ng konti. So, yan po yung size. Nag-template tayo. So, umpisa natin hiwain. Ayan. So, unang mare-remove yung first, yung top layer na cake. Ayan, di ba malaki yung matatanggal sa cake? Kumbaga, butas talaga yung gitna. Butas na butas siya. Ayan. So, kailangan talaga naka-chill yung cake natin para hindi siya masira. So, slowly tatanggalin natin to. Kaya nga ingat na ingat dito kasi hatiin ko muna para hindi. Kaya careful tayo guys sa pagtanggal.
para hindi mag-collapse yung side ng cake natin. Simulan ko muna dito sa... Ayan. Ayan ko muna. Kasi nakakatakot, baka maano yung gilid. Ganda yung red velvet na gawin natin flavor kasi hindi siya ganun katigas, hindi rin siya ganun kalambot. Kumbaga sakto lang. Pwede na natin itong mamove. Okay? Pwede natin makuha to. Ayan. Dito naman sa kabila. So don't worry, yung makukuhang cake sa gitna, ibibigay naman natin yan. Kasama yan sa pag, ano, sa pagkain. Ibibigay mo, ilalagay mo sa container, ibibigay mo sa client nyo yung gitna. Okay? Kasama kasi yan sa bayad. Nakakaba dito yung sa ilalim. Always start pa sa gitna. Para pag, ano natin, hindi siya maano yung gilid. Dito sa gitna, always mag-start pagkuha ng cake. Kasi delikado, maano yung cake natin. Kaya mas maganda naka-chill talaga siya, guys. Chill talaga yung cake niya. So, hanggang sa isa pang layer, bali yung matitira dito yung pinaka-last na layer. Depende rin, tingnan sa kapal ng money natin, tingnan natin kung saan siya aabot, di ba? Kasi kailangan meron siyang space na pwede siyang, na makakapag-roll siya ng, na walang, ano, barrier sa kanya. Para maganda yung flow ng pag- ano, roll ng money natin, di ba? Tingnan nyo. Di ba? Para tayo nagbubutas ng deep well lang. Okay? So, malapit na tayo, guys. Kunti na lang. Finally, natapos din. Nabutas na siya. Oh. Ayan. So, di ba? Medyo malaki yung ano niya. Kasi makapal yung ating money. Ito siya, oh. Ayan. Para may space talaga siya to. Space. Ayan. And then, hiwa. Bawasan ko pa to guys. Kasi, oh, medyo mahaba. So, make sure hindi siya lalapat doon sa loob ng ating, sa ilalim. Para mayroon siyang space. So, now, ang gagawin ko, itong skewer, itutusok ko dito, sa gitna. Ayan. So, dito sa gitna. Pinakagitna siya. Nakabalot pala to ng cling wrap, guys, ha? Pinalot natin. Then, ipapasok natin doon sa straw. Ayan, nakikita nyo. Ayan, so palabas lang to. Ayan, tingnan nyo. Ito na yung skewer. Tapos, idediretso natin sa loob. Ayan, so, ayan na siya, di ba? Ayan, mapupull na natin yan. Ito na. Ayan. So, hindi lang natin naanuhin. Ayan, o, di ba? Oo. So, ito, itatali natin ito sa ating cake topper. Para pagpull ng birthday celebrant, ayan, kasama yung ano natin, yung paper, ano tawag nito, yung money roll natin. So, ganyan siya. And then, ibabalik natin yung tawag nito, ibabalik natin yung cake dito, yung iba, yung ibang cake, hindi lahat. So, make sure alam natin kung ano yung kinuha natin, no? Ayan, kunahin ko lang dito. Ayan. Ganyan ko lang ng konti doon para meron mag-barrier. Kasi ipupul lang tudu-tudu naman mamaya yan. Kasi gilid lang. Then, isa. Okay lang yan kasi lalagyan naman natin yan ng frosting. So, yan. Oh, wait. Parang nilalim ko yun. Dito sa ilalim. Patong lang. Para hindi masyadong lumunod. Ayan. Ganyan lang siya guys. So, no worries. Kasi dito lalagyan naman natin yun ng frosting sa babaw. Ayan. So, ito dapat manasa labas to. Kasi dito yan. So, ngayon, i-decorate ko na to. Okay? Honey roll
crumble doon sa loob ng cake, okay? So, ngayon, i-frost ko siya. Gamit pa rin yung whipped frosting. I-whip ko lang kasi natambay to ng ilang minutes. So, para bumalik yung pagiging smooth niya, i-re-whip ko lang siya. So, mag-prepare muna ako ng frosting ng may kulay para ilalagay ko dito. So, pastel colors ang plan ko ilagay para very light lang siya tingnan. Kasi dito, lalagay ko yung mga fruits dito na fruit cocktail lang naman. Isusuran ko siya dito. So, wala masyadong ano na design kasi nga, hindi lang naman ang ano namin, ang birthday ng mom ko. So, wala masyadong details dyan. Importante yung money cake kasi dyan, di ba? Kapag ano na, prepare na ako ng frosting, kinulayan ko po ito using this three colors, combination of purple, pink, and red gel. So, ito. More, two drops ng ganito. Tapos ito, like isang scoop ng coffee mix. Mga isang scoop ng ganito. Kumbaga, inano ko lang siya, ginanon. And small amount ng pink. So, itong tinalabasan. Okay? So, isang kulay ang gagamitin ko at first. Dito pa rin ako mag-mix hanggang sa maging light yung shades niya. Okay? So, ayan. Para madali lang yung pag-ano natin. Mix ko siya dito. Linagyan ko ng white frosting para mag-lighter siya. Ayan. Malito yung pangalawang color. Ito na rin yung gagamitin ko para wala tayo masyadong sayang fighting bag. Ayan. Hanggang sa nagiging lagla-lighter na siya. Hanggang mag-light na talaga siya. Diba? Okay, yan. So, i-scrape ko muna para yung ma-scrape ko dito, ilalagay ko dito para hindi siya ma... So, from there, mag-scrape na tayo. Kasi yung sobra nito, ilalagay ko para malagay ko dyan. Okay? Yan. So, diba? Ang ganda ng kulay. So, itong na-scrape natin, ilalagay ko dito. Lagyan ko ulit siya ng white. Ayan. So, ito yung na-scrape natin. So, i-mix ko lang. Ayan, diba? So, wala tayong daming hugasan, daming sayang na piping bag, ganyan. Ganyan lang, guys. Magtipid. Lagay nito. So, ito pa rin yung piping bag pa rin. First, dito sa top, yung natira mong icing, yan, dito nang lalagay natin. Kasi, talagyan naman natin yung roots. Kasi, syempre, nakapost na siya, ganyan. Yan, natin dito sa side. Okay. So, yung dito, lalagyan ko siya na gagamitin ko ito, itong spatula ko. Yung wrap itong ano to, spatula dito sa side para magkaroon siya ng ganyan. Continue ko lang. Diba? Okay. Tanggalin ko lang ito. Okay. So, diba? Maganda na siyang tingnan, guys. So, ganun lang. From the dark rose pink, lagyan lang ng white hanggang ma-achieve mo yung light pataas, okay? So, dito natin nilalagay yung 78, tapos yung fruits dito tayo maglalagay, okay? Okay.
i-ring ko lang kung saan ko ipapatong yung fruits. Ganyan lang. Para meron siyang parang ano, ganyan. So, lalagyan ko na siya ng fruits. So, ito yung harap kasi dito yung pera, diba? Dito. Ganyan. Ito na yung ating fruit cocktail na draining natin. Ayan. Ito yun. Na-drain ko na siya, guys. Kailangan well-drained po ito, ha. Kanina ko pa ito draining kasi hindi pwedeng may moisture dito para hindi siya mag... So, malinis naman yung kamay ko. Isa-isahin ko itong ilalagay, itong fruits, dito sa ating cake. Ayan. Decorate tayo. Don't worry, guys. My hands are clean. My hands are clean. I wash it very well. Ayan. So, ilagay natin ito yung 70. Yan, ilalagay ko yan dyan. Hold on lang. So, yung pag-tape natin, guys, from here, dapat hanggang sa dito sa stick ng ano, para pag-pull niya, ayan, nakadikit dun masyado sa dito. So, ayan. So, pag-pull niya yan, kasama na yung plastic dyan. Dublihan natin para siguradong sumama talaga yan. Ayan. Okay? And of course, i-ano lang natin sa loob para hindi halata. Ayan. Diba? So, 70. And then, lagay natin yung zero dyan. Magtatabi sila dapat. Dito sa mga. Hanggang dyan na lang siya. 70. Yung design, guys, depende na po sa inyo kung anong design ang gusto nyo. Ha? Pwede mong walang fruits. Dahil gusto ng mom ko yung fruits. So, ilinagyan ko siya ng fruits. Pwede naman flowers yung ilagay nyo. Depende sa inyo kung anong trip nyo. Okay? So, yan. Matutuwa na ang mother ko nito. Guys, ayan, natapos na natin ang ating money cake. Whew, ang tagal. It took me 100 years. from you know, from pagbabalot ng pera individual. Yes, kailangan natin ibalot yung money individually para hindi naman siya madumihan doon sa loob, no. So kailangan natin ipasok sa ice wrapper. Ayan. So nakita niyo naman sa video kung anong ginawa ko. At saka yung pagbuta sa gitna, 'di ba? Grabe. Yan. So, dahil paborito ng mom ko ang fruits, so, linagyan ko siya ng fruit on top. Nakita nyo naman, di ba? So, sana nagustuhan nyo. Yung design ng cake, yung kulay, medyo wala lang. Kung ano lang yung come what may. So, nag-decide na lang ako ng ganun. Kasi hindi ko talaga alam kung anong i-design ko sa cake. So, parang abrupt lang. Oh, no, not abrupt. Parang ano lang, instant design. Yun. Parang instant design, instant kulay. So, hindi ko plinano talaga. So, ito na lang ang nangyari. Basta nasa isip ko, lalagyan ko siya ng fruits. Kasi yun ang gusto ng mom ko. Padinig niya eh. Gusto ko yung fruits ilalagay sa cake. O, yun. O, diba? Parinig lang siya. O, yan. Nabigay na natin yung fruits. Kaso nga lang, hindi siya fresh. Kasi, mangingitim yung kung fresh. Yung binili ko, fruit cocktail nga. Ayan. So, ito na po siya. Pakita natin ang ating money cake. O yan, o diba? O diba guys, ang ganda. Ang size po niya guys ay 8 diameter by 5. So umabot na siya ng 6 kasi may fruits na eh. Ayan, so pataas na siya actually. Ayan, pero yung butas ng butas ang gitna. Ang laki ng binutas niya dyan guys. Alakala nyo lang. Ayan, wala nang loob. Walang lamang loob yan. Ayan, so happy 70th birthday to my mom.
Hope you will enjoy this cake and you will love what inside this cake kung magkano yung makukuha yung dolyares. Hindi. Ayan, sana magustuhan nyo po ito, ma'am, Mommy Beth, na aming handog sa 70th birthday nyo po. Ayan. Thank you so much sa inyong panonood. Bye for now!